lumalabas din sa imbestigasyon ng NBI-CCD na pinagsasabay-sabay din niya ang pakikipag-date sa mga nakilala niya online. Halimbawa, sa isang araw, mayroon siyang kadate na lima. Pagkakaibang oras yan. The moment na mag-meet sila, ang usual na approach talaga nung subject is that pwede bang maging tayo na? Sa loob ng bag ni Jeremiah, na-recover ang kanyang apat na passbook, marked money na 2,000 piso, personal na pera at 3 pakete ng pinaniniwalaang cocaine at 2 metallic spoon. Medyo na-surprise kami rito kasi nung nag-conduct kami ng inventory dun sa mga items, may nakita kaming white powder na nasa 3 sachet. True enough, lumabas yung findings, cocaine yung white powder na nasa 3 sachet. Laking gulat ni Riza nang mabalitaan ang nangyaring paghuli sa binata. Buti na lang, yun, nag-progress siya sa NBI kaya nakita ko yung sa news din. Na nahuli na siya. Samantala, ilang araw naman bago mahuli si Jeremiah, nangako pa raw ito kay Sofia na susunduin siya sa airport. Doon sana iaabot ni Sofia ang 200,000 pesos para sa plano nilang dalawa na investment. Ay, may babalita ako sa inyo, ma'am. Ano yun? Ito pinalitanan siyang magabi. Kaya naman, laking gulat din ni Sofia nang malaman ang sinapit ng inaakala niyang kasintahan. Sinampahan sa Jeremiah Vergara alias John Chu at Lucy ng kasong large-scale estafa. Sa pagkakabulga ng modus ng suspect, ilang babae pa ang lumantad. Pag nabuo natin ngayon yung numbers ng victim, then mag-qualify siya sa syndicated estafa, baka i-request namin sa prosecution. But then after na makita nila yung show ninyo sa TV, naglabasan kasi mga complainant dyan eh. Nung nalaman ko, syempre masaya ako, pero hindi kasi nila nakuha lahat ng mga kasabot niya. Hindi lang si Jeremiah ang nakikinabang sa pera na nakukuha dun sa mga babae. Tinuntun din namin ang mga nagpakilalang kaanak ni Jeremiah na nakilala ng ilang biktima. Nakausap natin yung isa sa kanilang kaanak at ipinabot yung mensahe ng pamilya, no, na kahit gustuin natin na makuha yung kanilang panig, ay tumanggi sila magbigay ng anumang pahayag. Sa pagkakahuli ng suspect, umaasa si Riza na mabibigyan ng hustisya ang ginawang panloloko sa kanya ng taong minsan niyang minahal at pinagkatiwalaan. Sana makabawi man lang ako kahit kalahati dun sa amount mo para man lang yung mga utang ko mabayaran ko. Sobrang nakakasama ng loob ng isang lalaki na kagaya ng suspect na to na magpapakasarap sa buhay habang naghihirap yung mga pinagkuhanan niya ng mga pera na yon, na naapektuhan pati mga pamilya nila dahil sa ginawa niya. Pinag-iingat naman ng mga otoridad ang mga gumagamit ng dating application at maging mapanuri sa kanilang makakausap online. Please be careful with your engagement, especially pag mga dating apps yan, kasi hindi nyo sila kilala. Kung may meeting man, again, check nyo muna sino ba talaga yung tunay niyang pagkatao. Makikita nyo naman na open source, marami naman tayo dyan. O ipagtanong nyo kung taga saan siya, ano bang background niya.